Maganda po sa bawat isa at welcome po. Ang ating babasahin ay dito magagaling sa John 10, mga verses ay 22 hanggang 25 mula sa New King James Version. Now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me." May the Lord add His blessing upon the reading of His words. Ang ating pong tema ngayon ay Jesus and the Feast of Lights. Pero bago po yan, ay isang araw na kalilipas ay merong isang artikulo ang Inc. or Incorporated na may pamagat na "Use the spillover effect to turn one small change into multiple positive habits." Na ang ibig sabihin is doing one positive things inspires you to do other positive things. Ang sabi ng mga psychologists, ito daw ay spillover effect. Na the way making one positive choice, no matter how small, inspires you to make other positive choices. The way focusing on improving things or one thing, no matter how small, will naturally, in fact, nearly effortlessly lead to making improvements in other areas. So sa preaching po ngayon, isang prinsipyo na kagaya nito ang somehow ay lilitaw. Ito po ay may kinalaman sa yung winning others to Christ bilang isa pong practice doon sa loob ng aspeto ng evangelism. Ito po isang well-known habit among those who are active in this ministry at ang tawag po rito ay PCS o tinatawag nating Prayer, Care, Share. These actions complement on how the Lord Jesus showed during His early ministry. Ano po pinakita ng Panginoon? Meron siyang sincere empathy towards others. In fact, yung kaligtasan na kanyang ibinibigay ay tungkol sa personal relationship with Him. Kaya nga, we are not cold-hearted when communicating with people. We are the reflection of our Lord Jesus as if people were meeting Him in person. Dito po sa ating text, kung ang binasa natin ay from 22 hanggang 25, ang bibigyan din ko lamang po ay itong verse 22. Sabi rito, "Now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter." Siya po, ang Panginoong Jesus sabi rito ay nasa templo. Na kung saan, yung pong sinasabi dyan, na panahon, festival of dedication, ito po ay kilala rin bilang festival of Hanukkah. Yung pagbanggit sa festival of dedication or Hanukkah ay nagbibigay ng highlights sa continuity sa pagitan ng ministry ng ating Panginoon at ng kanyang Jewish identity. Yan pong Hanukkah, i-celebration ng rededication ng Second Temple at ang panagumpay ng liwanag sa ibabaw ng kadiliman, both symbolically and historically. Yun pong kasaysayan ng Hanukkah ay dinadala tayo ito pabalik doon sa 2nd century BCE na kung saan ang Judea ay nasa ilalim na pamahala ng Syrian Greek King na Seleucid Empire. Ang kanyang pinamamahalaan, ito po ay yung Seleucid King na si Antiochus IV ay nagnais na kanya pong i-Hellenize yun pong Jewish population sa pagitan po ng pagbabawal ng mga Jewish religious practices at sa pag-defile doon sa Second Temple. Yan po si Antiochus, yung kanyang rebulto, at sinasabi na siya rin yung tinutukoy doon sa propesiya ni Daniel. Ngayon sa pamumuno ng mga Maccabees, ang Maccabees po ay ibig sabihin, ito po ay mga si Matthias, isang pari, at ang kanyang limang anak. Sila po ay nabibilang sa Jewish Rebel Group. At silang kalang First Resistance ay nagsimula laban sa oppression ito ni Antiochus IV. Sa kalaunan, the Maccabees emerged victorious and reclaimed the temple leading to its rededication. So one of the most well-known aspects of Hanukkah ay yung miracle of the oil. Ang ayon po sa Jewish tradition, nung mga Maccabees ay nagnais sila na irelocate yung temple, ang natagpuan lamang nila ay maliit lang na jar ng oil.
na sapat lang para magbigay ng liwanag sa menorah. At yung menorah, pag kayo makapunta sa Israel, meron doon mga small items, mga souvenir, ay tapos ay yun po ay sa ibang salita, yan po yung candelabra din na tinatawag. Pero ito pong nakikita nyo, although tinatawag din itong menorah, pero specific po ito po ay Hanukkah. Sapagkat ang menorah ay mayroon lamang na pitong lalagyan ng lamp. Meron kasing batas na hindi pwedeng gumawa ng oil, kasi ang oil na yung olive oil ginagawa, nagagawa na ito sa loob ng 7 days. At dahil nga si Judas Maccabeo, siya namumuno, si Matias, kasama ang kanyang mga kapatid na si Eliezer, si Jonathan, at iba pa, ay dahil sila sa may paglaban, kaya parang marumi ka ng mga kamay, hindi sila makagawa ng oil, olive oil para magsindi ngayon. Maghintay pa sila ng 7 araw para sa doon sila masabing malinis. Pero nangyari, yung bimala, yung sapat lamang na langis para sa isang araw, umabot po yan ng 8 araw. Sapat para makagawa ng consecrated oil. Ngayon, ang significance po nito, this miracle became a central symbol of Hanukkah, highlighting divine intervention and the victorious spirit of the Jewish people. Ang Panginoon Jesucristo being present doon sa festival na yon, festival, tinatawag siya na Festival of Lights or Feast of Lights, hindi lamang po na in-affirm ang kanyang connection doon sa Jewish faith, kundi nag-signify din siya ng kanyang role as the embodiment of divine light and spiritual renewal. Kapansin-pansin din na yung verse natin, yung 10:22, ay nag-emphasize na winter daw noon during Festival of Dedication. Ang winter, ito po, winter season, nagdadala ito ng sense of darkness and coldness. Subalit, ang celebration ng Hanukkah ay nagsisilbi bilang beacon of hope and warmth during this time. The presence of the Lord Jesus Christ in temple courts during winter signifies role as the spiritual source of light and the spiritual source of warmth. Sa gitna ng spiritual darkness and challenges na kinakaharap ng kanyang mga tao. Karagdagan pa rito, yung pagbanggit na ang ating Panginoong Hesus ay naglalakad doon sa Solomon Porch or sa ibang salita ay colonnade ay nagbibigay ng highlights ng kanyang engagement with the religious and intellectual discourse ng kanyang panahon. Ito pong colonnade na ito ay kilala, no? Sikat po itong location na ito sa pagtuturo at debate na nag-indicate na ang Panginoong Hesus ay may active participation sa discussion and engaging with the religious leaders and people present during the festival. At yun nakita natin doon sa John 10, pababa pa yan, 9, 8, diba? Hanggang doon sa 7. So it demonstrate his commitment to spreading his message, challenging religious norms, and offering spiritual enlightenment to those seeking truth. Overall, ang John 10:22 provides a significant insight into Jesus' connection to the Festival of Dedication or Hanukkah. It showcases his affirmation of his Jewish identity, his role as the embodiment of divine light, and in his active engagement in religious discourse. And this passage reminds us of the depth of Jesus' ministry and his constant mission to bring spiritual illumination, especially during times of darkness and uncertainty. And this is a fulfillment of the prophecy in Isaiah 9:2, which says, "The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined." Ito po yung pinapakilala ng tupad na nung ang Panginoon sa Kristo ay umatin doon sa Hanukkah o Feast of the Lights. Okay. Now, yung example ng ating Panginoong Hesus, it challenges us to explore and embrace our own heritage with a similar reverence. May mga tayong namana sa ating mga ninuno na hindi naman laging pangit or hindi magandang prinsipyo. Meron din tayo mga ilan-ilan na ipinamana sa atin ng mga ninuno na mabuti naman sa na gagawin. At hindi naman din ito ika nga ay kumukontra sa mga prinsipyo ng Biblia. May mga ganon. Again, sa dumarating na mga trend na mga ugali or gawi na natutunan natin sa mga bandiyaga sa pagdating nila dito sa atin, sa panonood, pagbabasa, or pakikinig sa kanmula sa kanila. And fostering unity. Hindi tayo pumasok sa pagiging Kristiyano
para maging eksklusibo at maging tayo-tayo lang. And his final hope, at walang iba na hope na binibigay sa atin, ay yung hope na sinasabi sa atin ng Biblia. And contributing to the shared tapestry of humanity's collective wisdom. So, not responding to these challenges breeds apathy among us while claiming to be Christians. At yun ay hindi po nararapat. Ngayon, ang message natin is this. In Hanukkah's glow, Jesus did so, light and love is message to bestow. Sa kanya pong malalim na paggalang sa Jewish heritage, dinala ng ating Panginoon ang isang profound understanding sa values and teachings na naipasa sa mga henerasyon. He recognized the moral compass embedded within Judaism. At ang kanyang buhay ay pinamuhay niya in alignment with its principles of love, compassion, and justice. Marereflect mo ito kung hindi man natin napanood o wala man tayo sa eksena sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Pero maging sa kanyang mga pananalita ay mahiwatigan natin ang ganitong mga prinsipyo. At nagagalit siya sa mga tao na inaasahan niyang nagsasagawa din ito pero hindi naman tayo kitaan ng mga ganitong prinsipyo. At sabi niya sa Matthew 20 verse 23, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others." Kaya sa pamagitan ng kanyang mga pagtuturo at aksyon, ay nag-iispera ang Panginoon ng hope in the hearts of those who have been burdened by despair, injustice, and spiritual strife. His embodiment of compassion, forgiveness, and grace, ito po ay nag-o-offer sa atin ng beacon of light in a world overshadowed by darkness. Ngayon, ang tanong natin na ito, how does the Hanukkah celebration connect with Jesus? At ito po yung sagot sa atin. Within the regions of Hanukkah's glow, Jesus walked among the faithful to show a message of light, a love that's divine, binding hearts together, a sacred line. Samantalang ang Hanukkah, ito po ay pangunahing associated sa Jewish history and religious traditions, it is worth exploring yung mga potential connections niya sa pagitan ng festival na ito at ng ating Panginoong Jesus. At pwede natin mapansin na, of course, ang ating Panginoon, siya mismo ay na-celebrate niya itong Hanukkah as part of his Jewish identity. Dahil siya, eh, lumaki siyang devout, no? Kabilang siya sa devout Jewish family, at in-exercise niya ang Hanukkah alongside other important Jewish festivals. Dahil, ang sabi nga, siya walang nasumpungan na anumang sala sa kanya. Ibig sabihin, namuhay siya na matuwid. And the mention of Jesus' presence during the festival of dedication or Hanukkah in John 10:22 highlights his deep connection to his Jewish heritage and his role as the embodiment of divine light. And this passage reminds us of, number one, the significance of embracing our spiritual roots. Tayo po ay, yung ina sa atin, pinalaki din tayo sa pagkatakot sa Diyos, di ba? Ako, magsimbahang Katoliko, tinuruan ng lola ko na manalangin, magdasal ng Ama namin. Doon ko din nakilala ang Panginoong Jesucristo. And finding hope amidst darkness and actively engaging in a meaningful religious discourse. Kaya, meron tayo na diba, mga discussions, hindi lang sa gitna natin, kundi maging sa mga ibang mananampalataya na hindi kabilang sa ating lokal na iglesia. Hindi po masama yan, no? Sapagkat ipinakita nga ng ating Panginoon Jesucristo yung paikihalubilo sa ibang mga tao na usapin, ang pinag-uusapan ay ang mga makabibliang katotohanan. Ngayon, as our point, as the menorah's flames flicker so bright, Jesus kindles hope in the darkest night. Yan yung ating magiging reflection doon kapag yan ay isina-celebrate. Yung pong Hanukkah, yan po ino-observe sa ano yan, walong gabi at araw. At yan po yung nagsimula sa 25th day of Kislev, according to the Hebrew calendar, na maaaring yan po ay nangyayari anytime from late November to late December, doon po sa Gregorian calendar. Sa itong taon na ito, eksakto po nasa December 25 ay yung Hanukkah ng mga Hudyo. So ito pong festival na ito ay ino-observe nila sa pamagitan ng pagsisindi sa mga kandila, doon sa kandilabro, na may 9 branches, tinatawag na menorah or Hanukkiah.
yung isang branch dyan ay kalimitan, ay nakalagay po yan above or below the others, hindi sila pantay, pero itong nakikita niyo ay pantay ito eh. At yung kandila nila ay, ito po ay kalimitan na kanang sinisindihan, isa-isa hanggang umabot na yung ikawalong araw. Yung pinanggalingan ng pagsindi, yung hawak ng mama, ay yun po yung shamas or attendant. Bawat gabi sinisindihan nila yan, gamit yung shamas na yan, hanggang yung walong kandila ay masindihan ng sama-sama. At yun po yung panghuling night ng festival. Yung pong theme ng Hanukkah ay liberation and light, aligned with Jesus' teachings and mission. At both emphasize the triumph of righteousness over oppression and the spreading of divine light. Kalimitan po ang Panginoong Jesus ay gumagamit ng metaphors ng light, describing himself as the light of the world. Yung sabi niya sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Nandun siya sa temple, nandun siya sa Solomon portico or porch or colonnade nung sinasabi niya. Na ibinabaling niya sa kanila na yung ginagawa nila ay tumutukoy sa kanya. At siya rin ang Diyos na kanilang tinatawagan. Na nagligtas sa kanila. Mula doon sa pagkalipol, doon sa kay Antiochus de Paul. And kanya din hinihimok ang kanyang mga sunod, mga taga-sunod, tayo po yun, tayong mga Kristiyano. Nasundin ang kanyang mga turo at spread, no, ikalat ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig. Kaya nga sabi niya sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Alam nyo, doon sa panahon ng Lumang Tipan, at maging doon sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, yun pong kandilabro na yan, hindi po yan nasa loob ng bahay. Ang inilawan niya, yung labas ng bahay. Ang naliliwanagan, yung bahay, hindi po yung loob. Sa labas po yan. Kaya akma po yun na yung menorah ay nasa labas. Pero sa panahon ng ngayon, ay sa loob na po sila nagsisindi, no? Yung mga Hudyo. Pero yun po na diwa na nasa labas, yung lampara o yung menorah, ay may diwa ng paghahayag. So, when our Lord Jesus proclaimed himself to be the light of the world, Jews would have immediately thought of the Hanukkah or Hanukkah. So, what may have escaped notice that Jesus is the center for it all, and a servant who not only offers light to the whole world, but made us, believers, to be lights of the world as well. Now, as belonging with Jesus followers, nireflect po natin yung light ng ating Panginoon Jesus. Paano? By being the bearers of truth, for others to know and to follow, leaving the errors they have behind. Paano pa? By being the bearers of love, for others to behold and to emulate, forsaking the hatred they once possessed. Ngayon, maaaring isipin ng tao na nagdadala tayo ng isang bagong reliyon. So let's emphasize that we bring Jesus to them as their Savior. Our message of hope should be one like this, no? Just as the oil, miraculously pure, lasted beyond measure, enduring secure, Jesus brought forth a love that never wanes, eternal and timeless, its power sustains. Kaya ito ang magdakantang, the love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, marvelous love. Kaya ang hamon sa atin, Jesus teaches us to rise above the strife, spreading compassion and healing in life. Kaya si Apostle Paul eh, pinagalitan niyang maigi ang mga taga-Galacia ng mga Kristiyano. Kasi, paano nila ito magagawa? Ito yung mandato sa kanila. Eh kung sila mismo ay nagtutukaan. Nag-aaway-aaway. Ang Panginoong Jesus, nagdala siya ng liwanag at renewal sa panahon niya ng Hanukkah. Diba? Sinasabi niya ang katotohanan. Bakit siya na nagkipagtalo? Ibig sabihin, concern siya doon sa mga tao. Kung wala siyang pakialam sa kanila, sabihin pa ba niya ang katotohanan? To the point na nagagalit na sila. So we may tayo, no? May we strive to be beacons of hope and enlightenment sa ating mga buhay, spreading love, truth, and understanding to all. Alam niyo, sa isang bustling city, yan po ay somewhere in New York, may isang nakatirang devoted Christian na ang pangalan ay Sarah, no? Si Sarah, sabi niya sa Tagalog.
Siya po ay kilala for her unwavering faith and genuine love for people. At naniniwala si Sarah na ang best way to share the gospel was not just through words, but through actions that reflected Christ's love. Kapitbahay niya, si Mr. Johnson, ito po isang grumpy old man, na bihira po siyang umiti sapagkat namatay ang kanyang asawang babae, few years ago, at siya po ay naging embittered sa kanyang buhay. Sinubukan o nagdesisyon si Sarah, nakaibiganin siya, nagbibig ng cookies si Sarah at kumakatok sa pintuan, nabibigay ng cookies kay Mr. Johnson. Bagamat hindi po ngingiti ni Mr. Johnson. Pero over time, regular po na binibisita ni Sarah si Mr. Johnson, nagdadala ng warmth and conversation. Hindi po niya pinipilit yung kanyang pananampalataya, but simply love him. Isang araw, si Mr. Johnson ay nagtanong, "Why are you so kind to me?" Sumagot si Sarah, "Because Jesus loves you, and so do I." Alam po ninyo, doon na napaiyak si Mr. Johnson. At pinapasok po niya sa kanyang bahay si Sarah. At sila po ay nanalangin magkasama, at si Mr. Johnson ay nakatagpo muli ng pag-asa. Si Sarah po ay bumibisita rin sa ospital regularly, na pinapanalangin niya mga may sakit, nahawakan ng mga kanilang kamay, at nagdadala ng comfort. Isang araw, nakilala niya si Maria, isa pong cancer patient. Si Maria po ay galit na sa Diyos dahil sa kanyang suffering. Si Sarah ay tumatabi sa kanyang higaan at nagsishare po ng stories ng compassion ng ating Panginoon Jesus. Si Maria ay nagtanong, "Why do you care so much?" At sumagot si Sarah, "Because Jesus cared for me when I was lost." At doon po, tinanggap ni Maria ang Panginoon Jesucristo. Ang kanyang bitterness ay naging kapayapaan. Ngayon, yung pong pag-ibig ni Sarah, ito po hindi isang strategy lamang. Ito po ay dumadali mula sa kanyang puso. Hindi po niya nakikita ang mga tao bilang mga projects, na, kundi bilang mga kaluwang naglolong para sa pag-ibig. Ang kanyang pong action ay mas maingay na nagsasalita kaysa sa kanyang sermon. And through her love, many found their way to Christ. Hindi, yung pong dalawa na kwento na pangyari na ginagawa ni Sarah, ilan lamang po yan. Remember, that love is a powerful tool for winning hearts to Jesus. Kaya, ang hamon sa atin ay, may we all learn from Sarah's example. And let our lives be living testimonies of God's love. Ang Hanukkah ay isang Jewish festival na humahawak sa great significance ng Jewish tradition, commemorating the victory of the Maccabees and the miracle of the oil. While Hanukkah belongs to the Jewish history, it is fascinating to explore its potential connections to Jesus by recognizing the shared themes of liberation, life, and dedication to God. So we can gain insights into the intertwined narratives of both Judaism and Christianity. Ultimately, Hanukkah and Jesus teach us valuable lessons about spiritual fortitude, the power of faith, and the enduring impact of hope and divine intervention. Yung pong kasaysayan ng mga Maccabees, maganda po yung kwento niyan, hindi mo lang din mababasa sa Biblia, kasi nakabukod dyan sa Biblia ng Katoliko mo yung mababasa. No, sa First Maccabees, yan po ay kasama sa Apocryphal Books. Pero ito po ay kasaysayan ng mga Hudyo na yung naging resulta nito at yung mga senaryo sa Bagong Tipan ay magtataka na lamang kung bakit ganun, hindi mo alam yung storya. So parang nag-link siya or nagko-connect between the Old and the New Testament doon sa flow, no, ng timeline ng history. Kaya maganda rin na nababasa natin ito, although hindi natin ikinoconsider na kabilang ito doon sa canon of the scriptures, pero sapat lang sa atin na maalaman yung legacy ng mga Hudyo at magkaroon ng kabatiran doon sa background ng buhay ng ating Panginoon Jesucristo sa Bagong Tipan. Just as the oil of yung oil na ginamit, ito po ay talaga mahimalang tumagal, eh ang Panginoong Jesus ay nagdala ng pag-ibig na talagang tatagal lampas doon sa masusukap ninuman. Sa panahon ng Hanukkah or Hanukkah, siya po ay nagturo sa atin na mag-transit tayo sa mga alitan at yakapin natin ang compassion and healing. Paano yung healing? Of course, pwede natin ipanalangin ang mga may sakit sa kanilang karamdaman, pero yung healing is sa pamagitan ng forgiveness sa mga nagkasala sa atin. Yun ay healing para sa atin, di ba? And sa mga merong mga sabi nating guilt dahil sa nagkasala sila sa atin, ay openly, personally, pwede natin sila lalapitan. So let us remember the meaningful connections between Hanukkah and Jesus' teachings and strive to illuminate the world with love and understanding. Kaya ito bilang pamukas. So let us remember with hearts aglow the union of Hanukkah and Jesus show, for in their stories a message rings true. To illuminate the world, love we must pursue. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay dumudulog sa inyo. Nataglay nga po namin
ang prinsipyo na itinuturo ng pangaral na ito, na tagay namin ang makalangit na pag-ibig na aming ipakamalas at exercise para sa mga iba, na kami ay maging mga beacon of hope and love and truth and understanding sa mga iba. At sa kayo, Panginoon, naway sa pagsasagawa nito ay maakay namin sila, maikayat namin sila, at maging receptive sila, Panginoon, sa pagnaringgan na nila ang magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon sa Kristo. Dalangin namin, Panginoon, na nawa